Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman naihabol natin itong game number 2 standard between Super Grandmaster Levon Aronian ng USA at kapwa niya taga USA, Super Grandmaster Hikaru Nakamura dito sa naganap na finals ng FIDE Chess Grand Prix na ginanap sa Berlin. Okay, white naman dito si Levon. Ang ginawa ni Levon, nag e4, nag e5 si Naka, nag knight f3, nag knight c6, nag bishop c4, gyoko piano, nag bishop c5, pinasok ni Naka ang mainline, nag d3, ayan para development, nag knight f6, nag castle, nag d6, ganun din naman para makahinga ang light square, at dito nag c3, ayan para control ang d4, b4, typical pattern, at dito nag a6 para kung atakihin man ang bishop, B4 ay may tatago ang safe sa A7 at may balak din na sa isang banda may B5 din ang black. At dito nag A4 para ma-prevent ang B5 at may tataguan na rin ang bishop sa A2. Nag bishop A7, inunahan na kagad ang tago bago pa ma-atake. Nag knight A3, develop. Nag knight E7, interesting oh. Usually castling yan eh. Pero bookline pa rin naman ang knight E7, ililipat kagad din naka sa G6. Nag knight C2, maniobra na. Nag knight g6, nag bishop e3, tinapatan kagad, hamon ng dark square bishop, tinanggap ang capture, nag castle, nag a5, ayun, para space sa queen side sa puti, at dito nag c6, para ta-timing ng d5, nag bishop b3, umatras muna para di matimingan, nag h6, so prophylactic lang, protection sa g5 square, at dito nag bishop c2, at ito ang bagong lutong lumabas dito ni Levon, kasi ayon sa teorya, rook e1 ang ginagawa ng puti dito. Pero dito, nag-bishop c2, diretso na tayo, nag-rook e8 si Naka, and then nag-rook e1, nag-queen c7. Ayan, unti-unting developments, nag-d4. Yan din ang purpose ng bishop c2, para may protection kaagad ang e4 at hindi basta-basta matatagpas ng knight. Kumapture na, so para ma-open, ayan, ready to tagpas na yung e4 na yan, nag-queen takes d4 para hindi bumagsak ang e4 at mapangalagaan, queen ang pinang-capture dito ni Levon. Nag-c5, ayan, nang istorbo si Naka, nag-queen d2, at dito nag-bishop g4, ayan, pressure sa knight sa f3. Pero bakit kaya hindi kinapture ang pawn sa e4? Meron daw kasing malakas na knight d5. Mapapahamak ng malaki ang black dyan mga kamatsyas. So, lilipad na ang knight, nakatreat kasi ang queen. Eh kapag nakipagsabayan naman, lalong disaster, may rook e8 check na halimbawa kung magking h7, may knight takes e7, threat pa ang tore. So, kakapture yan with check para may tempo, capture, rook b8 and rook d1 para tagpasin ang pawn sa d6. So, wala na rin ito, totally hopeless sa black, nakapin pa. Okay? So, kaya dito, eh nag-bishop g4 na lang para may pressure. Nag-knight takes g4, knight takes g4, at dito nag-queen d1. Ayan, ano idea ng queen d1? Gusto dito ni Levon na mag-knight d2 para may tempo attack sa knight sa g4. Then pipihit cambio pupunta sa c4 para atakihin naman ang pawn sa d6. Ayan, so dito nag-b5. Inagapan kagad ni Naka, kinontrol kagad, napa-enpasan capture dito si Levon, capture at nag-knight dito pa rin. Ayun, talagang hindi na dinepensahan pa ni Levon ang pawn sa B2. Ang importante, maka-knight C4 on time at mapabagsak ang pawn sa D6. At dito, tinanggap ni Naka ang hamon, kinapture talaga. Knight C4, tinagpas ulit ang pawn. Knight B6, ayan, grabe. May sayaw pala ang knight. Himbis na akala ko kakapture sa D6 eh. Pag kumapture kasi dito, eh simple lang gagawin. Ipipin lang eh. Rook AD8. Magkakaroon pa ng pressure sa knight. Ayan, pero may sayaw. Nag-knight B6. Nag-rook AB8. At dito nag-knight D5. Ayun. Para may tempo attack sa queen. Nakahang yung knight kasi. Kaso hindi basta-basta makapture yan. Kasi bitin pa rin naman ang bishop sa C2. So nag-knight D5. Nag-queen B2. Kailangan panatilihin dito ni Naka na nakatabi siya sa bishop para anytime na kumapture sa knight, eh matatagpas nga naman ang bishop sa c2. So dito nag-rook b1, nag-queen a2, dapat nakadikit pa rin. Nag-rook a1, nag-queen b2, rook b1, queen a2, rook a1, at nag-queen b2. At dito mga kamatsyas, tabletas ang nangyari. So, ibig sabihin, parehong tabla ang kanilang standard games. Papasok sila ngayon sa rapid tiebreaker games na 15 minutes plus 10 seconds increment ang magiging tiebreaker nila. So, 2 games din yon. Kapag nag 1-1, papasok naman ang 3 plus 2 na blitz.
At kapag nag 1-1 pa rin, papasok na ang Armageddon at doon ay magkakatapos na talaga. So isusunod kaagad natin dito ang kanilang naging tiebreaker rapid games. Yan po ang inyong antabayanan. Maraming salamat ulit sa inyong matiyagang panonood. Sana na-inform po kayo na nagtabla ang kanilang 2 standard games. Muli naglalambing, pahit uli ng like ang ating video at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kayo. At i-announce ko na rin po na ngayong darating na Saturday ay ang ating Kamatchas Invitational Rapid on the Board Tournament na gaganapin sa Multisys Technologies Corporation sa Parañaque City. So naka-stream tayo sa Facebook page. Abangan nyo yan mga Kamatchas. Maraming salamat po ulit. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.